At taunay ng balitang yan, makakausap po natin ang abogado ni LLDA General Manager Neric Acosta na si Attorney Lodel Parungao. Attorney Parungao, magandang tanghali po. Si Maris, umali po ito sa balitang hali. Hi, magandang hapon. Una po sa lahat, naihain na po ba kay LLDA General Manager Acosta ang warrant, arrest warrant mula sa Sandigan Bayan? Ang nangyari kasi hindi pa, no? Kasi hindi ang nangyari kahapon when we learned of the order denying our motion for reconsideration, we immediately acted to file our bail. Okay. So, walang warrant of arrest na isinerve. Ibig sabihin, hindi na umabot sa ganong punto. Sa ngayon po, nasan ang inyong kliyente? Well, meron siyang mga commitments and I don't know personally kung nasaan siya dun sa mga commitments. At hindi niyo pa po siya nakakausap kaugnay nga po dito sa bagong development na ito? Well, alam na, personally, kahapon nga is magkasama kami and as I told you, nag-file kami ng bail. At oras po na matanggap na po ng kampo ninyo yung arrest warrant, ano po ang magiging susunod na hakbang? Yan, ipapaliwanag ko kasi because of what we filed yesterday, the warrant of arrest has become academic, no? Because hindi na yun pwedeng serve dahil nakapag-bail na si Secretary. Yung paano naman po kaya Mrs. Socorro Acosta, natanggap na po ba niya yung sa kanya po ba may arrest warrant din or wala rin po katulad nung kaya Neric Acosta? Well, merong order denying our motion for reconsideration, so I don't personally know kung naiserve na yung order kay Mrs. Socorro. Alright. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat po, Attorney Lodel Parungao, abogado ni LLDA General Manager Neric Acosta. Magandang tanghali po sa inyo.